Kumain. Alright. Ina po. Alright, kapag nag-record na po, let's start. And may I ask po, Pastor Oriel, to start us with prayer po. Let us pray. Hallelujah. Glory, 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 Lord. Opo, aming Amang Diyos, salamat po. Let your kingdom come, your will be done. We hallow your name. We glorify your name. We bless your holy name, O Lord. Hallelujah. We sanctify, we recognize your presence. Hallelujah. Salamat po sa gabing ito, Ama, na muli pinagtipon mo ang iyong mga lingkod upang sumailalim po sa pagsasanay, sa pangunguna po ni Ma'am Pia. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong bigyan ng karunungan at kaalaman at patuloy pa, O Diyos, sa Kingdom Revelations, Father God, upang kami po ay mabahagi ng din ng mga kapahayagan, Ama. Salamat po sa gabing ito. Hayaan mo na magbukas ang aming kaisipan, Santong Espiritu, aming sinasubmit ang aming mga sarili sapagkat ikaw ang aming tagapagturo. Salamat sa aming pong facilitator, Ma'am Pia. Patuloy mong ipagkalog sa kanya ang lahat ng karunod kaalaman, Ama, upang kami man din, O Diyos, ay makasunod sa pag-aaral ngayong gabi. Maging sa aming mga kasamahan, hayaan mong maging available po sila, O Diyos, upang maging pakainabang sa kanila ang oras na ito. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin at iklaras po. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Oriel, for the powerful prayer po. And let's start. Welcome sa ating IKMA Mentorship Program brought to you by I Know My Assignment. Now, let's go to my recap po sa ating last na topic para sa ganon. Ma-refresh din po ang bawat isa, no? So, I'm going to share my slide para po makikipo wala po nung last week. Okay, as a recap po, no? Para makita nila yung slide na fresh. So, always po na, kasi ang topic po natin kasi with this whole mentorship is vision, mission, values, who you are, spiritual gifts, mga paradigm, like that. Leadership, yan po ang kabuuan ng 4 session po natin. And we are now in the 2nd session. But before we start on our 2nd session, gusto ko lang i-recap yung mga slides natin nung nakaraan para po sa ating mga kasama po na wala. Alright, so, kumusta po ang lahat? And I would like to congratulate you po kasi you give yourself na ibigay po, no, sa ating pag-aaral dahil we need to measure ourselves kung nasaan po ba tayo or what we need pa, no, na pag-aaralan because we need to measure ourselves because if we cannot measure, we don't know where or what to improve pa. So, we cannot improve what we cannot measure. So, the vision, bakit parating natin binabasa ang vision? Because we are casting it. No? We are spreading it. Kasi mayroon doon sa passage in the Bible, na ang sabi niya is Proverbs 29:18. If I were not mistaken, sabi niya, without a vision, the people perish. Pero gusto ko yung Tagalog niya eh. Kung hindi pangungunahan ng Diyos ang isang bayan, mawawasak. So, thank you kasi IKMA was founded with vision. At ito nga ang ating ini-implement ngayon, not that we can see that it is working out na. Dahil ang vision kasi, it is a leading of the Holy Spirit in order for our country, in order for us, in order for our ourselves, family, husband and wife, and all the community, no? Na sabi niya doon kay Habakkuk, write it down, the vision. Kasi if you write it down, those who read it will run it, no? Yung pagkahabang paulit-ulit natin ito kinakas out, ini-spread, nag-i-inculcate sa isip natin na, oh,
Meron pala tayong future. Nandito yung ating destination. So I will read it again, no? It is the implementation of the kingdom mandate as ambassador of our Creator to all nation and system through participation and involvement in its governing functions. Ayan, and influence na natin na ang lahat, no, sa the pillars of society, the government, the businesses, education, family, no, arts, media, agriculture, and all of that. So, we have the rules, respect, no? Tinitingnan natin ang bawat isa in the fullness. Kung paano tinitingnan ang Diyos ang isa, bawat isa, ganun din po natin sila tinitingnan. That's why, that's how we respect them, no? And unity, alright? So, because we are in the kingdom, we are united in one identity as sons of God. And love, alright? So, ito, no? Love covers the multitude of offenses. And endurance, we endure the assurance that, no, mayroon tayong tinatahak na napakagandang landas. So, and I will serve you, you will serve me, and if we serve in the core, in the team, in the inside, no, we can serve also in the outside. Alright, so this would be na nakikita na po natin na ang fulfillment of the gospel na ating tinatrabaho na 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a witness unto all nations, and then the fulfillment of God's vision shall come. Alright, so tingnan pa natin yung iba kong slides kasi madali lang kasi yung isa kong susunod eh. Alright, so our mission, no, statement to be an access. Kasi ang ating founder, no, ito yung sinasabi ko eh. Dok, kayo yung bukalan. So, it is our mission, we are the access resource platform or bukalan ng mga katuruan para ma-empower natin ang bawat isa, para ma-activate yung kakayahan nila, ma-ignite sila, and then we will going now to send them to deploy them, no, sa kanilang right kingdom position para ma-establish din nila yung kingdom living principles in their community as a kingdom citizen. All right. So ang i-recap ko yung nakaraan na vision. Ayan. So ang topic natin nung nakaraan is vision, no. What is vision? It is the destination, or kung i-break natin yan, it's a destiny of a nation, or it's a destiny of a person na nakakita ng vision. Now, the picture of the future that God has painted across your heart and in your mind. Kaya if we, ito yung mga, kahit sa businesses, no, if you start an organization, a business, you must have to have a vision. Kasi doon mo, nililid ang iyong organization, doon mo inililid ang iyong sarili, doon mo nililid ang isang family if you have a vision. And vision is revealed to you as you pray, alright, listen, and explore with Him or God the call that He has for your life. And that vision describes what it will look like to fulfill God's particular assignment for you. Yan pala yung leader mo, yan na pala yung pattern mo, yan na pala yung maglilid sa'yo, no? Kasi kapag yung vision na yan, no, galing sa Diyos, the Spirit of God, no, ang siyang sinusundan mo. Alright, so may nakikita tayo, just sundan lang po natin yon. Okay, so dinagdagan pa ni Rick Kendall, ang sabi niya, a vision is not just a picture of what could be, it is an appeal to our better selves because a call to become something more, no? Kapag may vision na kasi, nandyan na yung urge mo to come out in your comfort zone, to grow more, paaralin mo pa paano mo mapuntahan, paano mo fulfill yung vision na pinakita ng Diyos sa'yo. Dream is general statement of what you see with general intent, but vision is different. Kasi ang dream, halimbawa, pinagkaiba kasi ng dream at vision,
Kapag may dream ka, kapag nakuha mo na siya, hindi ka na mag-grow. But in vision, it is continuously you are growing. Eternity na yun. Patuloy-tuloy, no? A vision is clear, specific, and unique statement of intent in which you can create goals, formulate plans, and its achievement, and communicate it effectively. Bakit kailangan mo pa ulit-ulit tinitingnan yung vision? Kasi yun ang nagpupush sa'yo na gumawa. Yun ang nagpupush sa'yo, yung nakita mo. Kasi yun yung kailangan na ma-achieve. So, vision is revealed in phases, sa mga yugto, in order for you to progress. So, vision calls you to act. Vision calls you to grow. Vision calls you to take a risk. And be above average. Break rules and go beyond boundaries of your comfort zone. So, napakaganda pala ng mga vision, no? Alright, so, pupunta na po ako doon sa ating presentation ng pangalawa. Okay. So, welcome po sa ating membership session number 2. Hallelujah. Ito ko lang po isi yung internet ko. I hope na magiging okay po siya. Okay. Yan. So, nasa number 2 na po tayo. So, nasa mission na tayo ngayon. At ating pag-aaralan dito, what is mission, no? At bakit mahalaga yung mission? Bakit importante ang mission? So, discovering your personal life mission. Mission is what God asks us to do to see His vision come to pass. Or simply, mission is our work, no? Ma-work out yung vision. So, ito yung mission, ito yung work. Ano bang gagawin natin para ma-fulfill yung vision? So, mission, it will focus our efforts and serve as a filter for our decision making. Kaya pala, no, nag-i-invite sa atin, no, is yes. At napifilter na yung mga ang ating mga decision making, no? Hindi na lahat inaaral, hindi na lahat is sabi niya, may kasabihan sila, no, na we are not jacking all trades, no? Mayroon na tayo kasing mission. At kung ano lang yung pinapagawal sa atin, doon na tayo nag-dwell at doon na natin ginugrow ang ating mga sarili. So, if we have vision, it's easy to choose the things that we do. Now, your work has been lined up with your ability to work and decision that we make. So, our mission is equal to the ability that we have. So, primarily, mission is people-driven, or we are, kasi ang mission ng Panginoong Jesus, people, eh, no? So, yan din, ang magiging center po ng ating mission din. But before that, no, mission is about people God has called us to serve. But first and foremost, we need to serve ourselves first. Kasi if we can serve ourselves, no, kagaya ng discovering who they are, first we discover who we are. Kasi if we discover who we are, automatically kung ano ang kailangan ng tao is kagaya din natin, kung ano rin ang kailangan natin.
No, Jesus understood all those things. Kaya nga, people talaga ang center ng kanyang mission. So, discover who they are. Kasi may mga nag-ilig, ano, naglilingkod. Lalo na, no, alam natin to, sa secular o kaya nagsiserve kahit na sa religious. No, they don't discover the people, kaya naaabuso ang mga tao. No, alam natin yan. But now that we are here, na tayo ay nag-aaral, we know what the people needs. Punang-una, of course, the five basic needs, and then yung spiritual na. So, and also, ang pagkatao natin na kagaya doon sa Genesis 1:26 na binigyan tayo ng kapangyarihan na nagawa tayo sa image and likeness of God. No, napaka ano noon, natakpan sa atin yun noon eh. Kaya sa in religious, napakaraming na-abuse, no, sa pananampalataya. Now, also what they need. So, which needs God asked to address? And creatively thinking with God about how we can address those needs. Kaya bawat isa sa atin, meron tayong iba't ibang giftings. I will start. Tingnan natin yung ano, no? Yung linya ni Pastor Jonathan sa prison eh. Ay mga iba na sa mga children ministry, mga iba na sa halimbawa yung mga matatanda na, no, iba't iba tayo ng naka-line up na trabaho natin. So ayan yung ating mga mission. It is a people. Okay. So, discovering your mission in life. Now, developing your personal life mission statement. Answer the following. Ito kasi ano, itong mentorship one, it is a basic. But if we go there to start, napakaganda. Napakarami niyang activities. So, yung nauna, may marami pong activities doon. Pero pagka natapos ko po lahat, doon na lang po kayo mag-a-answer po. It is your personal activities po. Pero doon po talaga ini-start ng IKMA ang bawat isa in mentorship level 1 sa mga activities po dito na makikita po natin dito. At gagawin po natin bawat isa yon kasi magkakaroon po tayo ng vision board. Kasi titignan po natin kung ano na po ang ating mga progress. Ayan. Pero mahuhuli po yun na ibibigay. So, whom are you called to reach? Ask yourselves. Describe them with specific characteristic. Kung sa mga prison ba yan, sa mga children ba yan, no? What are the specific needs you as church are called by God to meet? Okay, pray about the full range of needs presented to you and listen to God's direction. Sulat lahat yun, walang mali. Lahat lagay. Now, how will you meet those specific needs? Sulat lahat yun, kung ano ang i-reveal ng Diyos. Now, using your responses to this question, create a written statement that incorporates the answer in paragraph form. Ibibigay ko po ang slide po sa inyo if you want it to ibigay doon sa mga manangin, ituro po ninyo sa mga members ninyo. Okay, okay po. So, okay. So, next na tayo. Nasa values na tayo ngayon. No, because values, napaka-important po. It is our discipline, no? Sa ating mga sarili. And all the things that God wanted us to do, importante po yon. No, values are
passionate sa kabanakalin niya, no? Ito yung talagang mahal na mahal mong gawin, no? Non-negotiable convictions that are expressed in consistent behavior, yung mga hindi pwedeng hindi mo magawa because you love it. What we do demonstrate what we truly value, no? That we constantly do, that motivates us, that it manifests. So constant, motivational, and observable. Our core convictions that serves as the internal guidance system by which we make decisions, formulate plans. Kaya, napakahalaga ang ating core conviction. No, it's a guidance system by which we make decision. Now, revealed by how a person or a group uses time and resources. Dito na tayo madidisiplina. Okay, kasi ito rin, inaaral ko rin ito, and this is hindi na lahat ginagawa na para hindi ka mapagod, hindi na lahat nafi-filter na. It's because meron na pong pattern na sinusunod. At ito po kasi is na-apply na po kasi ng founder. That's why kung ano ang nakita niyang very effective, so ibinababa lang din niya sa atin. Okay. So, values are not. Ano daw? Values are not a statement of faith or doctrine. What is believed is not necessarily valued. Kasi may pinapaniwalaan tayo pero hindi naman natin pinapahalagahan. So, it's not valued, no? Kasi the things that we value are the things that talagang we love to do or those things that are necessary. So, we all say we believe in evangelism, but do we do it? That's the question. But if we do it, then it is truly a value. Yung mga ginagawa nating mahalaga lang, yun ang binavalue natin. Kasi makikita yun, no? Kung ginagawa mo, binavalue mo. So, methods or programs we employ. Values are not methods or programs we employ. The methods and programs are the delivery system for our values. And values, values have great influence on our attitudes, which then affect our behavior. And Jesus said this way, where your treasure is, there your heart will be also. Now, tingnan na natin, bakit napaka-powerful na yung mga, itong mga disciples, apostles in the early church in Acts 2:42-47, sabi niya, and we consider the following values of the early church in this passage. Notice the behavior that sets them apart from, ito na, ang ganda nito. Notice the behavior that set them apart from other religious group, no? Kasi nagiging threat sila doon sa ano, no, community, no? Pinapa-stop pa silang mag-preach, no? Bakit sila napaka-powerful? So, ito lang ang ano natin, na-discover natin. The values is the what behavior. Now, the apostles, they devoted to the apostles' teachings. Ito yung mga ginagawa nilang, binavalue nila. They met every day in varying contexts. Nag-aaral sila. They prayed together. Ang ganda nun, no? Nasusundan natin. They gave to any who had need. They praise God together. They evangelize and enjoy favor with all people. So, titingnan natin. Now, this is also their why motivation. Bakit sila namomotivate? No? This may be some of the values behind those behavior. Because they value learning. They value knowing God's ways. Ang ganda. They value relationship with one another. They value intimacy with God. They value community. They value generosity. They value preeminence in honoring God.
They valued people and wanted them to experience God's love and forgiveness. So those are things that they value. So ang kinalabasan niya, yung prayer that they value, it is the intimacy with God. Weekly dates with a spouse, we need to do also this because it gives us healthy relationship. Huwag kalimutan yun. So, servant evangelism projects, it is the compassion for the lost. So, those are the behavior observable by action and those values that motivates them, those in the early church. So, meron po tayo ditong exercises na tatrabahuin na naman, no? Record your work as you do the following. Review a typical week of your life and schedule. As you do, write down what is important to you as demonstrated by how you spent your time. Kasi dito muna i-apply yung 3M. Ano yung 3M? Measure, motivate, monitor. I-measure mo kung nasaan ka na, and then i-motivate mo yung sarili mo to push yourselves, and then monitor mo kung nasaan ka na. Yan, yung tatlong M. Measure, motivate, monitor yourselves. No, para ang tawag dito, mag-change. Kasi changes is napakaganda kasi nagkakaroon tayo ng changes from your routine before and your routine for this present and future. Para makita mo kung nag-level up ka, kung makita mo kung nasaan ka na. Okay, so as a good friend, a good friend to reflect on their observation of your life. Parang evaluation pala ito, no? And make a list of what they think is important to you. Wow! Alright, doon pala natin din po, no? Mga values. Review your budget for the past month. Wow! Talagang, tinuturuan tayo pati dito. And make a list of what is important to you demonstrated by how you spend money. Hallelujah. List below 4 to 7 of your personal values. Now, write each of those values as a sentence. For each value, list at least one behavior that will be practiced by you as you express and live them out. Now, yan po ang magiging exercise. Marami pong exercise po dito talaga sa ating mentorship. But, makikita po ninyo kung paano na po kayo magle-level up after na magawa po natin ito. Kasi evaluation of ourselves is very important para po mag-grow. Okay, dito po isusulat. Okay, pupunta na po tayo sa mga spiritual gifts. Bakit nanineglect po siya? Hindi ibig sabihin na lang po natin ang kingdom, but spiritual gifts po ay kailangan po mag-function po sa atin. Kaya po, sa mga nakaalam po ito, babalikan po natin siya. Papasa ko po ito from Wagner Modified Handouts. Kung nasaan po kasi may mga tao pa na hindi pa na na-check kung nasaan talaga yung spiritual gift. Napaka-importante po nito. Ang itsura nito, I will check kung pwede ko siyang ilabas. Hallelujah. Dali lang po i-check ko pa kung mailabas ko siya. Ngayon. Pero anyway, ipapa lang po sa inyo para makita po lang sana natin yung Wagner na para matayong ating
Ito. Ito po siya. Ay, papasa ko po ito sa inyo. I will ask Coach Arian, the one modified hangouts questionnaire. Sa lahat po ng mga gusto po na makita yung kanilang spiritual gift, no? So ito po ang magiging pattern po. Sasagutin po ang lahat ng ito and then ma-evaluate po natin. Kasi kailangan po mag-activate po ang ating spiritual gift. Kasi biblical po yun. That's the spiritual po kasi. So, ibigay ko po. Pakita ko lang yung... Dali lang. Pakita ko po siya. Kung nasa prophecy, sa shepherding, sa teaching, or... giving wisdom, giving knowledge, exhortation, lalo na sa mga baguhan, no? Sa ating mga members, bigay po natin yan. Or, ano, sa mga nag-i-involve na mga leaders sa ating mga churches, para makita po ang kanilang mga spiritual gift. Ayan. So, ibibigay po yan. Pagkatapos nito. Okay, babalik na po tayo sa aking presentation. Marami pong sabi ko na po, membership level, marami pong activity. Lang po Okay, next na po tayo. Who are you? Alright. Ito, question ito eh. Sino ka? Sino tayo? Of course, babalikan po natin ito, no? Kasi kahit na alam po natin, pero nakalagay po kasi sa module natin, we need to read it and read it over and over again. Genesis 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form. And the void and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. The first day, light. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light that it was good. And God, no? And God divided. Itong word na itong divided, no? The light from darkness. Yeah, no? So God saw the problem and He declared the solution. So ganyan ka po. Ganyan po tayo, no? So, kung titingnan po natin itong pattern ni God, ang ganda. Nakita niya yung God saw the problem, but He do the opposite. He declares, no, the solution. So, and then God divided the light from darkness. Yun po yung pinag-aaralan ko din. God divided the light from the darkness. Okay. Hindi niya tinanggal yung darkness, no? Dinibay niya yung light from darkness. Okay. So, the second day, dito tayo, no? Ganun ang Diyos. But, ito naman yung binibigay ng Holy Spirit, eh. Na makita natin. And the second day, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters.
and let it divide. Meron na naman na, let it divide the waters from the waters, no? In firmament, and then magiging water yung nasa baba. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Dinimag niya. Okay. So, makikita natin who we are is, who we are, ganun din. Kung sinang Diyos, ganun din tayo. Kaya, He saw the problem and declares the opposite. He declared the solution. So, nagki-create yung kanyang mind. So, tingnan natin sa susunod, no? The third day, dry ground. Dry ground. And God said, let the waters under the heaven be gathered together onto one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called seas, and God saw that it was good. Lahat ng gagawin niya, dinideclare niya na it was good. Now, ito na. And God said, let the earth bring forth grass, and herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. Binabasa ko lang din siya po, ano, but yung imagination po natin, it is the work of the Holy Spirit kung ano po ang ibibigay niyang mga revelation about this na bakit binabasa na naman natin. Okay. Kasi ang ano natin dito is who we are. Kasi ang pattern lang natin dito is kung ano yung ginagawa ng Diyos, yun din ang pattern natin na gagawin din natin. Yan ang ipinapahiwatig ng Diyos sa atin ngayon. That if you sow a problem, you will declare the opposite. Kaya alam na po natin yung solution. It is on the opposite. Okay, the fourth day. Sun, moon, stars, and God said, let there be lights in firmament of the heaven to divide the day from the night. And let them be for sign and for season, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and it was so. Alright. Basa. Fifth day, fish and birds. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that God had life, that had life and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven after their kind, and every wing fall after his kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the seas and let fowl multiply in the earth. Kaya if you want na mag-create kung saan manggagaling, no, doon tayo mag-declare. Parang yun, kung gusto mo ng harvest, bountiful harvest ng trees, magsalita, no, magsalita sa ground. Let ground, no, produce. Diba? Kung sa sea, kung kailangan natin ng bountiful catch of fish, magsalita tayo sa, ano, no, sa waters, waters. Bring forth fishes. Nung galing, no? So, alright. So, in the sixth day, creature on the land. And God said, let the earth bring forth the living creature
after his kind. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Hallelujah. Now, tayo na. And God said, let us make man in our image. Napakalang din naman ng Diyos. After our likeness, and let them have. Ito kasi yung nakita ko rin dito na. At gagayahin din nila ang ating ginawa. And let them have dominion over the fish of the sea. After yung create lahat yun, no? Yan. And over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image, and the image of God created he him, male and female. Created he them. And God blessed them, and God said unto them, so, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over fowl of the air and over every living thing that move upon the earth. Kagayahin lang natin din na yung kanyang ginawa, yung kanyang declaration, yung kanyang faith, no? Yung kanyang paggawa. Kasi let us make man in our image after our likeness. Hallelujah. So, the creation of man, these are the generation of the heavens and the earth when they were created. In the day that the Lord God made the earth and the heavens, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man become a living soul. He breath, di ba? Yung kanyang pag-declare, transfer po sa atin. So we can declare po. Now, in Psalms 8:4, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You made them a little lower than God, and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds and animals of the wild, the birds in the sky and the fish in the sea, all that swim the path of the seas. Pinabasa ko lang din po ito, pero that I pray that the Holy Spirit po talaga siya talaga nagre-reveal, even though paulit-ulit na po natin itong alam. But I believe from now on sa ating inaaral, from vision, mission, sa values, and who we are, God is going to give a fresh revelation po. Okay? Ito lang din naman po yung ano, sa, mga Hebrew niya, no? God, and you crown him with glory and majesty. So you are crowned with glory and honor. The ornament, honor, and splendor. Hindi ko na po yan ibibigay ng ano, kasi hindi naman po siya masyadong kailangan natin. But thank you po doon sa mga naglalahad ng mga Hebreo. Sila po ang nakakapagbigay ng full range po ng mga Hebrew meaning po. And then ito, Psalms 82:6, I said, no, iniin niya, I said, you are gods. You are all sons of the Most High. I have said, ulit niya, you are gods. All of you are children of the Most High. So, hindi ko na po yan babasahin po lahat, but dyan po nagtatapos ang ating topic for today. Okay po, shalom, and thank you for your attendance for the next session po. Ito po si Ate Pia, nagsasabing
Thank you and God bless you more. Glory to God. Yan po yung send po natin. Alright, good evening po Doc Nancy. Tapos ko na po yung second session. Hallelujah, and I believe God. No, hindi ako nagbibigay ng mga revelation cause pinag-present sa Holy Spirit na siya po ang mas makapangyarihan, makapaglalad kung ano po ang ating fresh na nakuha po dito. Hallelujah. Let's go to our discussions po. Thank you, Ate Pia. Napakaganda no ng presentation mo. At really very direct to the point. At kahit na tama ka nga, kahit paulit-ulit, lagi siyang my life, ano? Yung mga verses, napakaganda na mabalik-balik ulit. At napakaganda. So, yung iba po, kung may mga question kayo or insight po. Maraming salamat po, Coach Pia, sa itinuro niyo po. Napakaganda po kahit yung mga revelation, yung binasa niyo po, nang tinanong niyo, who are you? At dinala niyo po kami sa Genesis chapter 1. At dito po makikita natin na tayo pala ay kasagutan sa problema. So, our purpose is to fill what is void and what is empty. That's exactly because what's in the source is also in the resource. We were created in the image of God. And since God was, you know, the solution to the problem, that simply means tayo po pala ay mga solusyon sa problema sa ating mundo, kung ano mga problema. That simply means na kapag may nakita pala tayong problema, ay itong binuksan ng Panginoon ang ating mga mata not to criticize or to criticize other people, kundi na tayo para tayo ay magiging solusyon sa problema. Maraming salamat po sa insight na ibinigay nyo in Genesis na gustong-gusto ko po, in Genesis chapter 1, na pinakita mo nyo na kung sino po kami. Thank you po, Coach Pia and President Pia. Maraming salamat po sa mga insights na naibigay niyo po. God be the glory, Pastor Arnold. Napakayaman po no na insight. Kasi hindi po ako nagbibigay ng ano revelation kung walang ibababang. Thank you, Pastor Arnold. Thank you po sa inyo. Hello po. Good evening po. Coach Pia. Thank you po. Bali, ngayon lang ako naka-attend do kasi last time po absent. Pero nakuha ko po agad yung gusto niyo pong sabihin mo, yung tinuturo po ninyo. Lalo ngayon yung dito po sa mission. Kasi, tsaka dun sa core values. No? Kasi, mayroon akong napakinggan before. Tungkol po, ang nag-share po nun si Ani. Yung anak po ng babae ni Dr. Miles Monroe, sabi po niya, yung gift mo daw or yung
yung purpose mo, it's usually yun yung kung saan ka mas naiinis. Yung parang hindi ka naiinis in a negative na parang irritable ka. Kumbaga parang naiinis ka kasi parang you see a problem in it. Tapos parang naiinis ka kasi parang may gusto kang gawin or parang naiirita ka kasi parang may gusto kang baguhin, parang ganun. So sabi niya, yun yung calling mo, nandoon ka. So parang yun yung nag-ano sa akin na yun pala yun, hindi pala negative talaga yun in a way. Siguro magiging negative lang siya kung paano yung approach mo, no? Pero parang it's a sign pala for you na kasi dapat mo, yun pala yung dapat mong gawin. Kaya parang kaya nagkakaroon ng something sa'yo kasi meron kang dapat gawin doon. Kumbaga yun yung parang step sa'yo na gawin mo yun, yung bagay na yun. Kumbaga ayusin mo kung anong dapat ayusin doon. Tsaka nagulat po ako doon sa ano nyo, na yun doon sa sinabi niyo nga po kanina. When God saw the problems, ang ginawa niya, hindi niya dineclare yung problem. Ang dineclare niya is yung solution. So, dapat pala ganun din tayo. Kasi katulad nga nung sinabi ni Pastor Arnold, ano, na tayo yung like God, dahil nga we are created in His image, so dapat ganun din tayo. Kumbaga yung tayo pala dapat yung solution maker. Kumbaga, pag di nakita tayong problema, huwag tayo magreklamo. But ang tignan natin is yung kabaligtaran niya. And nakakatawa kasi ganun lang pala dapat yun. Kumbaga, hindi natin dapat siya problemahin. Dapat tignan natin ano ba yung opposite nun. Kasi nga naman, tama nga naman. Kasi kung ano yung opposite ng problema, yun yung solution dun. So, thank you po, Coach. Kasi parang napadali, no? Yung mga ganyang mga parang komplikadong bagay. Pero parang napadali po ninyo sa turo niyo. Thank you po. Thank you, Coach Erya. Nandoon yung ano question doon sa ano sa vision sa part 1 yun, no? Kung saan ka galit. Erya, na nandoon yan. Alright. So, thank you, Coach Erya. Ang ganda. Amen. Yes, good evening. Good evening po. Ako po ay meron ding ano nakita. Pastor Abilina, ka muna po, ha? Kasi biglang mawala yung aking nakita. Ito po yung aking napansin, ano, yung pong natanggap ko. Simula pa nung first week and second week ngayon, nakita ko po na magsisimula po talaga ay sa vision. First is vision. Hindi ka magkakaroon ng mission kapag wala kang vision. You got it. Susuntok ka niyan sa hangin. Opo. Mapapagod ka. At ito rin po nakita ko, after vision, there's a mission, at magkakaroon talaga ng values. Opo. Kasi kapag may nakita ka na, may pangitain ka na, yun ang magtutulak sa'yo to work. At sabi kanina, yung mission, ito yung work to fulfill the vision. Di po ba? The mission is work to fulfill the vision. And because of the vision, magkakaroon ka ng work. Di ba? Madidevelop ka. Kaya ito yung nakita ko at karanasan ko. Kaya pala ang tagal kong stagnant, wala akong vision. Paano ko gagawin ang isang bagay kung wala naman akong destiny na nakikita? Ano po? At paano ko ibabalyo ang mga mahalagang bagay kung wala naman akong vision? Kaya napakaganda, napakagaling. Lalo akong ano ngayon, lalo matindi ngayon. Palapit na palapit po. Kaya sabi ko, wow, ang tindi. Ngayon ko po naunawaan. Tsaka alam nyo po, because of the vision, itutulak tayo nito. Because of the vision, madidevelop pati sa atin, makikita natin yung ating mga gifts. Yan. Diba? Yung ating mga spiritual gifts. Lalabas yan dun eh. Kasi siyempre, gagawa ka through the vision. At dahil gusto mo nang gumawa, meron ng sa sarili mo, lalabas din yung lahat ng gifts, talent, abilities. For what? To fulfill the vision.
Di ba? Lalabas din yung values, lalabas yung pahalagahan mo ng gusto, lalabas ito, 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 hanggang sa mapulpil talaga yung pangitain na binigay sa atin. Salamat po, Coach Fia. Yun lang po muna. You have no alternative to preach the kingdom without a vision. Yes. Oh, meron pa po mo yung kasama ko dito. Kami po dito ay anim. Kaya lang po, kami po ay nasira yung aming converts. Kaya kami po ay nagsasama-sama na lang. Dito po si Kuya Erickson. Baka may gusto ko rin sabihin. Sige, Kuya Erickson. Express niyo po yung narinig namin. Magpapalang gabi po. Kami na po talagang binenyo ko sa ating video. Nandito po yung pamilya. Ay mga request ko dito. Nasabi na po ni Papa yung ano namin talagang habang nag-discuss ko si Mentor Pia, si Papa ay ano nag-ano rin po dito, nag-ano ng insight niya patungkol po dun sa lahat ng pinag ano yung kung ano yung makukuha niya, nakakatsap niya na ano, pinaan niyo po niya sa akin, re-relay. Kaya ano, talagang naunawaan po namin yung kahalagahan ng vision, mission, and values. And about din po sa kung sino tayo. At sabi na rin po ni Amba Arnold at saka ni Coach Arian. Kaya maraming salamat po, Coach Pia. Isa pa ang sinasabi ko dito sa mga nandito, lahat talaga ng nilikha ng Diyos ay good. Talagang lahat ay good. Pero talagang lahat ng nilikha ng Diyos ay good. At saka napakahalaga ng declaration, ng confession. Sa aming family, sa dito sa embassy na sa Mineral Luna, talagang ingatan namin yung bawat sinasabi namin na makapag hindi kami makapagsalita ng negative. Kasi napaka-powerful ng salita. Life and death is the power of our tongue. And sabi nga ni Coach Ani Amba Arnold that we are vision. Pinapala po natin ngayong gabi. Mentor Pia. Tegad din na gano'n. Baka meron pa kayong gusto ng dagdag mga... Sige, si Kuya Resti po ay may sinabi sa akin. Meron daw siyang sasabi. Hello po. Hello Kuya Resti. Good evening po. Nasira po yung connection ni Pastor. Doon po kami connect ng lahat pagkala nito po kami. Ano kaya isama-sama doon sa kanyang... Pagpala po kami doon sa senior niyo ngayong gabi. Talagang napakarami ng mga presentation na pumasok sa amin. Kami sama-sama dito na kaya kaming nag-discussion pa rin na habang kayo po ay nag-ano. Ang ganda. yung mga insights ko, habang nag-share po kayo, meron pong nakikita si Pastor at sinishare din sa amin. At yung bawat isa rin, kaya kami nag-share. Kaya, ito ko po doon ay talagang you have the authority to go and preach the kingdom, without a vision. Ano po? Kailangan. Kaya po tayo ay gumagalaw dahil nagkakaroon ng vision dahil meron po tayong vision. Pag wala po tayong pangitain, ay hindi po tayo, wala tayong authority na mag-share. Kasi wala kang vision eh. Kaya ako na nagkaroon ng mission ay meron kang pangitain at yung pangitain ay mararating mo. Kapag sa ikaw ay yan. Maraming salamat po. Oh, yan coach. Ay meron pang gusto sabihin yung iba kaya lang ay iba naman po. Salute po Coach Pia. Thank you po sa talagang tumataginting na embassy po dyan sa Quezon. Saludo po ako sa inyo. And pupunta din po tayo
Mas mabili na po yata yung kanina. Okay po. Opo, ang dami kong nakuha yung site pas na Ate Pia. Kasi nga, nakita ko po dito na kailangan ka nakafocus. Dahil dapat na, number one mo, dapat malaman ang sarili mo. Kung sino ikaw. Kung gaano mo kakilala yung sarili mo. Kung saan ka galing. Kung ano ka. Napakahalaga po yun. Paano mo i-share sa iba kung sino sila kung hindi mo kilala ang sarili mo. Kaya kailangan kilalang kilala mo ang sarili mo. Dahil kung hindi mo kilala ang sarili mo, may liligaw mo rin yung mga tuturuan mo. Kasi mali din ang i-share mo sa kanila. Di po ba? Maling-mali. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, napakahalaga na kilala mo talaga ang sarili mo. Kung saan ka galing, kung ano ka, kung paano ka ginawa, yun ang dapat talaga. Makafocus ka doon. Bago mo ma-i-vision kung anong i-vision mo, kilalanin mo muna yung sarili mo. Kasi kung tama ang pagkakilala mo sa sarili mo, tama yung ma-vision mo. At kung yung vision mo, ay doon na mag-i-start yung mission mo. Kasi i-reveal lahat sa'yo ng Lord doon at magiging maayos ang lahat ng bagay. At dahil nga binigay sa atin yung dominion, magde-declare ka lang kung saan galing yung problema, doon mo dedeklarahan at yun ang mangyayari. Ang i-deklara mo doon, positibo, kagaya nga nung bagyo, negatibo yun. Pero ang lahat ng dineklar natin, positibo, kaya ang lahat ng nangyari ay positibo. Glory to our King. Salamat po Ate Pia! Salamat Doc Nancy! Salamat po sa lahat ng kasama po namin ngayon. We are all blessed! Hallelujah. Ganda, Pastor Abilina. Alright, thank you po. Masaraba ng puso. Kay Pastor Oriel. Amen. Good evening po. Thank you, Coach Pia, sa napaka simple but meaty presentation. Simple siya kasi ang dali siyang unawain na kahit bata eh kayang i-comprehend presentation, but very meaty kasi it goes back dun sa talagang origin natin. Maganda nga na sa ating ministry kailangan vision driven kasi ito yung ating mapa. Yung mga naglalayag sa dagat, hindi naman nila nakikita yung patutunguhan nila. Sila'y naka-rely yung sa mga unang panahon, wala pang tinatawag na compass at wala pang mapa, nagre-rely lang sila doon sa between. No? Pag may mga between, alam na nila kung saan yung east, saan yung west. So nagbibigay ito ng direction sa kanila. Na kahit hindi nila nakikita yung pangpang o yung pupuntahan nila, it is a precise guidance for you to maneuver yung iyong destinasyon. So sa ministry, sa personal, sa even sa business, kailangan vision driven po tayo. Although there are hindrances, there are obstacles along the way. Kasi ayaw din ni Satanas na pumapuntahan mo yung iyong destination. Gusto niya mag-wander-wander ka lang. Ayaw niyang mapuntahan mo yun kasi pag napuntahan mo yun, minus na naman sa kanya yon. Kaya gumagawa siya ng paraan para i-distract, para ilayo. Pero pagka driven ka by your vision, grabe yung magiging resulta. Na dinipain mo nga kanina na iba yung dreams sa vision. Kasi nakita natin sa panahon ni Joseph, dreams yung kanya eh. Na yung 12 between, yuyoko, yung araw at ang buwan, yuyoko. It took him many years at napakaraming obstacles bago niya na-fulfill yung dreams na yon. Now, sa vision kasi, hindi mo kailangan managinip. Kasi gagawa ka ng course, no, yung susulat ka ng kumbaga ng mapa
kung gaano kalayo, gaano katagal. Yung time element is importante. Although may mga elemento na nakapaghihinder, pero it does not mean na hindi mo siya tutunguhin. So, salamat po sa pagtuturo, although itong mga ito ay nadaanan na natin sa tagal na natin sa ministry. Pero yung refreshing, yung pag-uulit-uli, nakakabigay ng pag-refresco sa atin na that gives us more values doon sa ating ginagawa. Na kahit na tingin natin, konti lang yung ating resulta, pero saan ba pupunta yung konti kung di lalaki din siya? No, kasi ang prinsipyo ng kingdom ay progressive, hindi siya magsisimulang malaki. Na laging sinasabi ni Jesus, the kingdom of God is like a mustard seed. No? From small, ito a big shrub. No? Kaya nga yung mustard, the biggest shrub sa garden. So progressive siya. Kanya, kahit na konti lang yung resulta, na minsan sa tingin ng tao, nagja-judge na, well, hindi ka naman effective kasi wala ka namang resulta. Pero minsan, yung standard ng tao ay hindi standard ng Diyos. Yung panukatan ng tao ay hindi panukatan ng Diyos. Ang panukatan ng tao kasi ay to see is to believe. Pero ang panukatan ng Diyos, believe and you will see. Kaya salamat po sa, although first time, kasi nung last Sunday, nasa Cavite po ako, wala pong internet. Kaya i-review ko na lang po yung unang klase. Pero I am so blessed, I'm so thankful na pumasok po ako dito sa mentorship nito. Napakaganda. Salamat po ng marami. We pray and declare na more understanding, more power. Hallelujah. Yung revelation kasi po na sinasabi nyo na hindi kinagbaba ng revelation, minsan kasi yung revelation, bumaba na kay Binis. No? Kaya yung revelation. Sa kanya bumaba eh. Kaya thank you po dahil ang Holy Spirit ay kumbaga lahat talaga tayo ay ginagamit para ipahayag yung kanyang damdamin sa atin. Kaya salamat po, magandang gabi at patuloy kaming nagde-declare ng kalakasan po ninyo, patuloy pong pagpapala para po sa inyo na marami pa pong klase na ganito. Marami pa tayo ma-iti-train ng mga kingdom citizen, mga kingdom leaders para sa preparation po nila entering into the realm of God. Salamat po. Good evening po, Pampia. God be the glory. Thank you, Pastor Oriel, sa mayaman po na insight, no? Kasi dito kasi sa ating learnings, no? Iron sharpens iron. Kasi bawat isa sa atin talaga, nagmi-meet tayo sa learning. Yan, thank you po. At talagang ako is, ano, kung ano lang sasabihin kasi ng Holy Spirit, yun lang inuubi ko. Ilahad mo yan, kung nabahala. Ganas ka sa Holy Spirit sa akin eh. Okay. So, Doc, finish mo po. Okay, salamat at na-bless ako sa lahat, ano? Napakaganda. Kaya nga sabi nga po, kahit ilang paulit-ulit natin ito, no? Napakasarap. Kumbaga sa ulam, eh, napakasarap uling kainin. At nakaka-lundag ng dugo, ano? At iba-iba kasi rin ang mga revelation. So, napakaganda, Ate Pia. Maraming salamat sa buhay mo. At saka, yun po, pag makikita po natin, kung a-attendin po kayo ng coaching, makikita natin talaga dito yung harmony ng mentorship, ng coaching, at saka po yung module natin. So, bali, doon po talaga siya nagsimula, ano? Mentorship, tapos po coaching. Diyan po natin also madidiscuss yung vision. And then nga po yung ating identity. Kaya napakaganda po at I'm very glad na naka-attend po kayo at sa mga susunod na panahon ay kayo naman po ang mga magiging mentors. Yun po ang goal po. Kala nyo ah! Kaya po yung certificate nyo po, yung attendance. Actually, ano po, ang ganda kasi parang fast track din po ito. Kasi
we're trying to get this done this year para po ma-move on na tayo next year. But then, so next year siguro po, makita natin kung paano yung mentorship at saka yung, po yung coaching. Marami lang po talaga tayong tinatakal ngayon, pero after a while, magiging ano na po to, lifestyle na po natin to and culture. Kaya nga po, magiging natural na sa atin na ganito yung concept, ganito po yung vision. At yung works po natin, so iisa ang ano po natin na target. But at the same time, ready na po tayo na talagang mag-extend, expand. Si Coach Pia po ay sa Mentorship 1 and 2 po yan. Actually, ito pong pagtuturo niya ay level, actually, Ate Pia, level 4 na to eh. Kasi yung level 3 po ay lahat po ng mga mentees ay magtuturo sa level 1. Ngayon, si Ate Pia po, single-handed na po niya yan, Mentorship 1. Ganon din po si Pastor Arnold, single-handed na po rin niya yung level 2. So yun din po ang nilook forward namin, kaya kami nagpapasalamat ni Ate Pia, no, sa attendance po ninyo, kasi nakikita namin na talagang mag-i-increase. Sabi nga po ni Pastor Oriel, ay nagsisimula to sa maliit, no? Kahit walang matend, kahit walang isa lang or dalawa, don't be discouraged. Kasi doon po ay may lalabas na tubo. At isa man yun ay meron ding timeline. Kaya po napaka, I'm very blessed na madadagdagan na po in the future at nagsisimula na rin po talaga into running ang mentorship. So yun lang po, at sa next time Ate Pia, ano, 2 sessions pa. Kaya po salamat sa time po lahat ninyo. Yun lang po. Alright, so let's close prayer na po sa ating session. Abba Father, we thank you for this great and wonderful night and morning there in Florida, that we gathered here together to enjoy the food that you had prepared for us in this mentorship session too. Ma'am, napaka nagpapasalamat po kami na binabalik mo po kami sa basic in order for us to grow and to see how we are going to make the foundation of God sa aming mga task of the kingdom. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Arnold, Pastor Bernice, Coach Arian, si Pastor Abelina, si Pastor Oriel, at Doc Nancy, sa lahat ng nandoon sa embassy po ng bawat isa, sila Pastor Erickson, Pastor Resty, Pastora Mariti. Maraming salamat, Ama. At meron kong gustong sabihin naman, let your word be. Alright. So, maraming salamat, Ama, na ibababa mo pa sa amin ng mga revelation na madali po namin maunawaan. At marami pong salamat sa buhay ng bawat isa na nag-take courage to start from the beginning. Maraming salamat kasi, Ama, ito po ay pinamuhay po ng founder, at ito rin po ang ipinamuhay din po namin na nakarinig po dito at sa mga kasama namin dito. Maraming salamat, Ama. May ikaw ang nagli-lead nga po sa amin through vision to work and to have our values, discipline, so that ma-fulfill po ang plano mo sa aming kingdom life. Marami pong salamat, everyone, na matulog na mahimbing, at ganun din po mabawat isa sa amin ay nakareceive ng pagpapala sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, everyone. Bye-bye na po. Good night. Thank you po. Good night po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Shalom to everyone. Thank you po. God bless po. God bless po. Just...